Good day mga idol, welcome back to Stock Market U. Weekly review natin no, mga idol. So pag-uusapan natin ngayon si MerryMart. O Merry pa ba si MerryMart? Yan ang tanong. Worth buying or dumping? Okay. Okay, our agenda for today. Number one, let's talk about numbers. No, balance sheet, income statement. Number two, chart, recent disclosures or disclosure number 3, and then conclusion. Okay, so simulan na natin sa numbers, no? Ang price ni MerryMart 3.67 per share as of October 8, 2021, so that's Friday. So tingnan natin itong balance sheet niya. So meron siyang total assets na 3.6 billion pesos, total liabilities 1.6 billion pesos. And then yung retained earnings niya 162 million pesos. Mas mataas yan compared sa 146 million last year, no? And yung total assets niya tumaas din, total liabilities tumaas din compared to last year. And ito yung isa sa mga tinitignan ko din, no, pagdating sa balance sheet, yung book value per share. So 0.25, no? And kung titignan mo yung price ni MerryMart, kahit na bumagsak na siya for the past few months, no, bumabagsak siya, still, no, above book value siya nagtitrade. Okay. And then sa income statement naman, meron siya dito current year to date na 16,413,000, no, compared to last year na 13 million, no. Actually, merong isang bagong competitor, no, na nalalabas sa November, no. Tinignan ko yung net income niya, 170 million. And yung market cap nyon, mas mababa pa kay MerryMart. So, i-comment nyo nga kung alam nyo yun, mga idol. Mukhang promising yun, eh. Okay. So, sa market cap, si MerryMart meron siyang 27.87 billion pesos. And kung babalikan lang natin tong ano niya, yung total assets 3.6 billion, no. So masyadong malayo yung market cap niya considering bumagsak na yung price niya. And then price to book value per share is 14.96. So medyo mataas yan, no. Actually kay Converge nga, natataasan na ako sa price to book value ni Converge, eh, nung nasa around 8, 9, 10 siya. And then, hindi na ako nagulat no, nag-correct siya for the past 2 days, no, si Converge. And then, yung ROE ni MerryMart is 2.75%. So, pag tinitignan mo yung ibang industry, ano, yung malalakas na income like si Tel, si Globe, 20 plus percent ang return on equity nun. Ang isa sa mga sakalam pagdating dyan sa ROE, si GMA, whopping 70 plus percent. Okay. Sa PE trailing naman, ito, whopping 374, no? Lumelevel na kay Tesla to, eh, sa valuation, itong si MerryMart, eh. Okay? And 52-week high niya, 8.56. 52-week low, 2.98. Okay, right now, 3.67 siya. Okay, pagdating naman sa chart, yung pinaka-support na tinitingnan ko na sa kanya, baka mag-retest dito sa 3 level or yun sa 52-week low na 2.98, yung yellow line. And nagpo-form siya ng head and shoulders na pattern. No? Ito yung head, left and right shoulder. So, mukhang matibay na support na yan. Let's see. Pero kung magbe-breakdown dyan, medyo malalim-lalim. No? Siguro 2.5. psychological, tapos to 2 pesos na. Pero, medyo delix to po, pag nag-breakdown sa 3 pesos. Siguro kailangan ito ng mga matitinding catalyst, no? Or, at the very least, mag-console lang muna siya para hindi matuloy yung head and shoulders pattern. Okay? Itong RSI naman niya and MACD, RSI, nasa 38 point something yan. Pinakamababa na inabot ng RSI niya, nasa 15. So, historically, wala pa siya dun sa oversold levels dun sa recent performance niya nung bumabagsak. And yung MACD niya, no, pointing downwards din, itong blue line and red line. So,
Hindi pa ako nakakakita ng actually muntik itong movement na to, may nagkaroon siya ng mini uptrend eh. Kaso na breakdown ulit eh. So let's see. Medyo gumaya yan kay dito eh, na medyo nagpahopya na nagkaroon ng mini uptrend tapos bumabagsak din. Medyo pareha sila ng pattern ni dito sa area na to. Okay? So sa disclosure naman, merong dinisclose last October 7 tong si MerryMart na about sa smart lockers no, na roll out nila. So ito yung mga key information. Ayan, community hubs in various provincial areas for common use. Yung target nila by 2030 is 5,000 smart lockers network, no? And yung mga M-Box na yon is equipped with built-in UV light disinfection, no? lalong-lalo na ngayon dahil sa COVID din, and CCTV cameras, no? Hosting an M-Box will not only modernize the property but also demonstrate added care by the building management to the people who occupy and reside the building. Okay. Ito naman yung mga important statements doon sa disclosure na yon. And bago ko pala basahin to, no, kung familiar kayo kay Amazon, kay Alibaba sa US and China, masyado ng malawak, ubiquitous na yung paggamit ng robotics, ng AI, sa logistics, no, na magkakaroon ka ng notification sa cellphone, tapos may delivery sa bahay mo. Or something, di ba? Nawawala na yung friction, tapos mas efficient na using technology. So, yun yung doon nagbe-bet si MerryMart. And I think maganda yun para sa ating lahat, to, itong vision ni Injapsia. Okay. So, the cost and time saving, ito yung maganda dito, will enable couriers to offer more competitive delivery prices, thus making online shopping more accessible to the community. And the first 5 M-Box community hubs are set to be installed starting next month. So, November yan. Sa Iloilo, Rojas, Calibo, Bacolod, and Dumaguete. And e-commerce in the Philippines continues to grow rapidly. And as that trend moves forward, the role of M-Box in the value chain is inevitable. So, makakatulong sa atin lahat yan. We envision M-Box to soon be a must-have in practically every strategic spot in the country, added Mr. Sia, as M-Box aims to expand its network to 5,000 M-Box smart lockers nationwide. So visionary to si ano no si Mr. Injapsia, and at the same time lagi siyang thinking big. Yun yung maganda sa kanya, yun yung charismatic kay Injapsia, kaya nagre-reflect din sa stocks niya yun. Pero recently pababa si MM, no, malalaman natin kung worth buying pa ba to or dumping talaga. So sa conclusion ko naman, mga idol, para sa akin, no, in my humble opinion, overvalued to CMM, no, sa trailing PE niya pa lang whopping 374 na. So price to book value then 14.96. Converge, nakita nyo nag-correct, no? Yung price to book value no nasa 8.910 lang. Ito si MM 14.96. And to put it in context, in comparison din kay Pure Gold, hinanap ko na, tinignan ko yung trailing PE niya, price to book value. Si Pure Gold, isa sa mga malalaking competitor ni MM, no? Price to earnings ratio ni Pure Gold 13.87 lang compared sa 374 ni MerryMart. Price to book value only 1.65, no, compared to 14.96. And return on equity 12%. Si MerryMart less than 3%. Okay? So, and then sa chart naman, not looking good, might retest the support at 3. And then next, despite of attractive disclosure no October 7 yung M-Box smart lockers, price action says otherwise. So it's a para sa akin law of diminishing marginal utility yan. So kahit na naglalabas sila ng magagandang good news pero hindi na masyado nag-reflect sa stock price, no? In layman's term, itong law of diminishing marginal utility, parang yung pizza. Yung unang kuha mo ng slice ng pizza, ang sarap-sarap, di ba? Pero pag nakapang lima ka na, anim, wala na, medyo nakakaumay na. So, ganun yung nangyayari sa mga recent disclosures ni MM. And then, ito yung isa sa mga signal na nakikita ko, no? Looks like sentiments and price action are signals to the upcoming challenger. Yan. Kulay orange yun, mga idol. Sa November, mag-i-issue. I-comment nyo nga yun, mga idol,
kung yay or nay ba yung palabas na yan, yung orange na yan, yung bago na mag-challenge kay MerryMart. And then, ito pa, no? Lessons in natural science and social science. So, actually, si MerryMart, bakit siya umabot ng ganyan? Di ba, more than 8 pesos pa nga ito. Ibig sabihin, yung trailing PE nun, mas mataas pa. Tapos, yung price to book value, mas mataas pa rin. Pero, ba't hindi siya nagko-correct agad? Yung natural science, ito yung mga ginagamit ng CFA analyst, no? Na overvalued na yan. Kunyari, si April Tan, di ba? Ilang beses niya kino-call out yung ASIN. Yung dito, overvalued. I don't like it. Decline, di ba? Pero yung stock price, iba yung ginagawa. Kasi merong social science. Yung social science, ito yung trading participants. Yung thinking ng trading participants. Hindi yan nakakalculate basta-basta ng CFA, ng analyst. No? So, kahit na overvalued dyan, pero karamihan naman ang nagtitrade, iba yung nasa isip nila. Tataas pa to, gusto ko tong business na to. Siyempre, mag-reflection sa price action ng isang stock. Kaya minsan nag-overheat ang stock, no? Otherwise, kung madali ang stock market, marami nang yumaman, di ba? So even professionals nagkakamali din sila sa pag-analyze ng price movement, okay? And then my final verdict in my humble opinion, no? Considering all these factors, para sa akin worth dumping na to si MM, no? Hindi lang dahil sa overvalued, sentiments-wise tinitignan ko. And ito yung isa sa nagbibigay sa akin ng consideration na i-dump siya. Kung ako may hawak, itong sentiments na papasok ng upcoming challenger na kulay orange. Ayun. So, yun lang mga idol. Thank you for watching. Stock Market You, forever student of the game.